Hello, good morning everyone. Okay na ba tayo sa video natin? Okay na ba? Good morning and welcome to Stand Up for Love featuring Alex Calleja. Yes. Sorry kayo na merong konting technical difficulties. I hope you're seeing me right now. Bago ang lahat, kumusta po kayo? Good morning po sa lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas. And of course, kung nasaan mo po kayo sa buong mundo, sa ating mga OFWs, good morning sa inyong lahat. It's April 7, 10 a.m. And yes, sana po, marami na po nakakapanood sa atin ngayon. Yes. At it's a happy Tuesday everyone. It's a Holy Week, Holy Tuesday, pero magkakasayahan tayo. Alam ko, naka-quarantine ng iba. Iba ay nasa bahay lang. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Be safe. Stay safe. At sa mga taong nasa labas, lalo na sa mga OFWs natin na nagtatrabaho ngayon, sana po mag-ingat po kayo. Magsuot po ng mga mask. Ako po si Alex Calleja. And yes, hello po sa lahat ng mga OFWs all over the world. And yes, lahat po tayo naka-quarantine. And of course, narinig natin, baka ma-extend pa to hanggang April 30. Relax lang kayo. Kung kaya pa naman, sumunod tayo sa ating gobyerno. Pag hindi na kaya, pwede naman tayong humingi ng tulong. Ang mahalaga, matapos na itong dinagdadaanan natin. Yes, everyone! And para po sa lahat, alam niyo lang po, ako po si Alex Kelly. Ako po isang stand-up comedian. Ako po isang writer, director, actor. Kung nanonood kayo ng Bypass, kasama po ako doon. Kung nanonood kayo ng Showtime, isa po ako sa mga writer doon. Stand-up comedian po ng Comedy Manila. Now, ito po magiging show natin. Magiging stand-up comedy ako. And you can call me. And this is the number, ladies and gentlemen. This is the number 0916-434-8195. Lahat po ng mga love problems nyo, relationship problems, may asawa, binata, susolve ba natin yan? Yan po ang aking email address, alexcalleja1007@yahoo.com and alexcalleja1007 po para sa aking social media, Facebook, Twitter, and IG. Good vibes lang tayo po sa Stand Up for Love. Alex Calleja po ito, mga kaibigan. Yes, ngayong naka-quarantine. Hello po, kaya Malu, maraming salamat po na nagpapadala ng taho. Tamang-tama yan sa umaga. Linlin, 0102, maraming salamat po. At sa mga hindi ko mabasa, nahihirapan akong basahin ang yung, si Syra, Syrene, Syra, basta nakita ko Syra. Kaya, ito po ha, tawag na kayo, 0916-434-8195. Pero bago yan, mga kaibigan, ako'y naka-quarantine ngayon, kasama ko na naman asawa ko at marami na naman ako na experience. Nakakaiba, kagabi, nagbabasa ako ng text. May nabasa akong joke. Napangiti ako. Pagtingin ko sa asawa ko, nakatingin sa akin. Sabi sa akin, ba't kang ngumingiti? May ka-text ka, no? Walang niya. Ngumitingin lang ako, may ka-text na ako. May nag-joke eh. Kaya kayo, pag kayong mga lalaki, nagte-text kayo, huwag kayong ngingiti kahit may joke. Kasi pag nakita kayo ng girlfriend nyo, sa asawa nyo, sasabihin mo, ano, may ka-text ka, no? May babae ka, no? Ngumiti ka lang, babae agad. O akala ko tapos na yon. Natulog ako. Nagising ako, sinampal ako ng asawa ko. Sabi ko, ba't mo ako sinampal? Tumatawa ka habang natutulog. Eh sabi ko, ano ngayon? Kung tumatawa ko, baka masaya. Malamang may babae ka. Hanggang sa pagtulog. Pagsususpechang ka. Kaya pag kayo matutulog, mga lalaki, huwag kayong tatawa. Di ba? Kasi ang mga asawa natin, ha, kahit sa panaginip, ayaw tayong lumigaya. Okay? Ilang beses na ako nasasampal. Ilang beses nasasampal ang miss ko. Minsan, ha, sinampal ako, pak! Pagising ko, ba't mo ako sinampal? Sabi sa akin ng babae, nakasama, napanaginipan ko, may babae ka. Walang niya. Oh, ba't mo nga ako sinampal? Parang totoo. Sabi ko, ganun ba? O di matulog ka. Magsusorry ako sa panaginip mo. Diba? Hello kay Tinida po. Next 985, disclaimer po mga kaibigan, lahat po na maririnig nyo sa show ko, relax lang po. Chill-chill lang po tayo. Ito po ay pang good vibes lang. Lahat po ng mangyayari sa show ko, dito lang po yan. Huwag nyo pong seryosohin dahil ang buhay po ay seryoso na. Dito po sa Stand Up for Laughs, Alex Calleja. Doon nga eh, laughs eh. Ibig sabihin, tawanan lang tayo. Wala pong masyadong seryosohin ng buhay. Alam nyo ba, isa pa, dahil sa quarantine na to, di ba? Marami ka madidiscover sa mga partner mo. Ako, 24 years na akong kasal ha. Mukha ba akong masaya? Eto, ha? Nagano ako, nakaupo ako, sabi ko, pwede bang makapairam ng gunting?
Sabi sa akin, asawa ko, anong gusto mo yung matalas? Sabi ko, siguro yung mapurol. Kailangan ko yung mapurol. Gusto ko mahirapan habang nagugupit eh. Magkakakilala kayo, ha? Pag magkasama kayo sa quarantine. Nagpakuha ko ng tubig, ha? Sa rep. Sabi ko, pwedeng pakuha ng tubig sa rep? Sabi sa akin, malamig ba? Sige, tignan mo kung may mainit na tubig sa rep. Ha? Tignan natin kung may umiinit na tubig sa rep. Kaya, kaya tiyaga lang mga kaibigan, matagal pa tong quarantine na to. Kaya kailangan kayong itong pagkakataon para magkakilala kayo ng mga partner nyo. Ngayon po, hindi lang naman mag-asawa magkasama sa bahay. Minsan po may mga live-in na. Wala na po tayong ano dyan. Ha? Lahat po tayo magkasama ngayon sa bahay. Kailangan magtiis. Mga kaibigan, magtiis. Tinanong ko ngayon asawa ko, naku, may i-extend daw yung quarantine ha. Sa tingin mo ba, yung pinamili natin grocery, aabot ba siya ng 2 buwan? Sabi sa asawa ko, aabot siya ng 2 buwan. Huwag nating kainin. Sus Mariosep, huwag lang kainin. Woo! Aabot ka ng 2 buwan. Huwag lang kainin. Sus Mariosep, lahat po. Ha? Mga kaibigan, ang quarantine, kailangan tayo magtiis. Talagang mahirap, talagang quarantine. Ultimo anak mo, makukulitan ka na. Ha? Nagsasabihan ko yung anak ko ang kukulit. Ha? Sabi ko, anak, kita mo na, ang hirap ng buhay. Ha? Kaya dapat kayo mag-aral. Lalong-lalo ka na. Sabi sa anak ko, Daddy, hindi ako matalino eh. Sabi ko, okay lang, huwag ka matalino. Ha? Tingnan mo ang buhay natin ngayon. Okay lang, huwag ka matalino. Basta pumapasa ka lang. Ito lang huwag mong gagawin sa klase, anak. Ang tumae. Oo. Huwag ka tatae. Bakit? Ang pinakamatay ng classmate ko. Hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero yung tumae, hanggang ngayon, tandan-tanda ko pa rin. Oo. August 18, 1988. Alas stress ng hapon. San Sebastian College. Oo! Hindi ko na sasabihin yung pangalan. Binlock niya ako sa Facebook eh. Oo, yung classmate kong tumae. Binlock niya ako sa Facebook. Hindi ko alam kung ba't niya ako binlock eh. Napaka-pikon niya eh. Kasi nag-post siya dati. Nung kaibigan ko pa siya sa Facebook. Nag-post siya. Sabi niya, sa wakas, graduate na yung anak ko sa college. So nag-comment ako sa ilalim. Sabi ko, pero tumae ka pa rin. Napikon! Binlock ako! Oo! Yung panganay ko naman, yung graduate ng Lasal. Graduate ng Lasal. Magkano? 80,000 ang tuition. Tri-SEM. 240. Ha? Pagka-graduate, anong sabi sa akin? Ha? Nung graduate kong anak sa Lasal, anong sabi sa akin? Daddy, I need to rest. Wow! You need to rest? Ha? Saan ka napagod? Sa pagpapaaral ko? Saan mo gustong magbakasyon? Sabi niya, Daddy, sa Japan. Wow! Ang mga Pinoy, ang hiling magbakasyon sa Japan. Bakit? Kasi gustong-gusto natin pumunta sa hotel. Kasi sa hotel sa Japan, ang ganda ng mga toilet. Diba? Ang toilet sa Japan, pag binuksan mo yung pinto, automatic umaangat yung toilet seat. Automatic umaangat yung toilet seat. Oo. Dito, pag binuksan mo yung pinto sa Pilipinas, umaangat yung toilet seat, multo yun. Ang high-tech ng toilet sa Japan. Nagpunta ako ng toilet sa Japan, nakakita ko nung ano, ang mahal. Ang mahal nun, Shiseido yun eh. Shiseido yung facial wash. Ang mahal nun, hindi ko mauwi. Kasi di ba, ang Pinoy, pag umapasok sa toilet, anong ginagawa? Kinukuha yung shampoo, conditioner, di ba? Di ba? Linalagay kagad sa bag, tumatawag kagad sa receptionist. Pwede makahingi ng 3 set ng shampoo, conditioner, and soap. Di ba? Pagdating ko sa toilet sa Japan, nakita ko ng Shiseido. Ang laki ng Shiseido. Hindi ko mauwi. Mauhuli ako eh. Alam mo ginawa ko? Lumabas ako. Bumili ako ng Ziploc. Hating gabi na, nag-iipon na ako sa Ziploc. Di ba? Saka ang high-tech ng toilet sa Japan. Promise. Yung bidet, ang saya ng bidet. Saka yung pag-upo ka sa toilet sa Japan, pag-upo mo sa upuan, automatic umiinit. Dito, pag-upo ka sa toilet natin, automatic iinit ang ulo mo. Yung toilet sa Japan, bidet. Pag pinindot mo yung bidet sa Japan, paglabas ng tubig, alam niya kung saan tatama. Sakto sa butas. Kahit i-adjust mo, susundan ka eh. Nasa labas na ako, tatutulog, sumusunod pa yung tubig eh. Dito, pag gumamit ka ng bidet, mag-ingat ka. Ang laas ng pressure. Oo. Bumabasag ng pader. Pag nag-bidet ka dito, pwede mong ipang-disperse sa mga nangrarally. O kaya pag na-hold up ka, takbo ka sa banyo, kunin mo yung bidet, itutok mo sa hold upper. Ano? Huwag kayo nalapit. Walang makakalapit sa inyo. Eh ang bidet, di ba? Gumamit ako ng bidet dito, hindi ko na testing.
pagtira ko ng bidet, sa sobrang lakas, pak, lumabas dito sa ilong ko yung tubig eh. Grabe. Tapos ang asawa ko, sinama ko dahil sa Japan. Ha? Niyaya ko na, oy, salamat sa lechon ha. Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaibigan, ako po yung nakakakita ng mga nagbibigay ng regalo, ako po yung nagpapasalamat sa lahat. Pero alam niyo mga kaibigan, nung umalis kami ng asawa ko sa Japan, magkaaproblema kayo. Bakit? Pagkala ko, sinama ko yung asawa ko, masaya eh. Lumilipad yung eroplano. Siyempre, eroplano yun, lilipad yun, di ba? Hindi ako tanga, ha? Lumilipad yung eroplano, katabi ko yung asawa ko, tumayo ako. Ha? Pagtayo ko, sabi sa'yo ng asawa ko, sa kapunta. Sabi ko, ano mga options ko sa eroplano? Di ba? Di ba toilet lang? Ano, lalabas ako sa wings, mag-yossi ako? Sabi sa'yo ng asawa ko, sa kapunta? Ang kakausapin ko yung piloto. Hindi ko gusto yung pagpapalipad niya eh. Ang gulo kausap. Tumayo lang ako. Saan ako pupunta? Eroplano yun. Ano? Magmumoling ako? Kaya sabi ko sa asawa ko, kausapin ko yung piloto. Alam mo ba't masarap kausapin ng mga piloto? May piloto na matatakotin. Nasakyan nyo na ba yun? Ayoko na ayoko yung piloto yung matatakotin. Yung announce ng announce eroplano na, ladies and gentlemen, in 5 minutes, we're gonna experience turbulence. Tapos hihintayin mo. 5 minutes, na-stress ka. Wala namang turbulence. Hindi nga umalong yung eroplano. Nag-visit ako sa ganun. Ang mga gusto kong piloto, yung magugulatin din siya, no? Yung piloto magugulatin din, yung lumilipad yung aeroplano bilang nagsasalita siya, good morning ladies and gentlemen. Uy, ano yun? Turbulence yun ah. Nagulat ako dun ah. Sabay-sabay tayo nagugulat. Oh, ito. Pumila ako sa toilet. Ha? Di ba mga Pilipino pag nakapila sa toilet? Malalaman mo kung gaano tayo ka ano pag naano tayo pag maganda at gwapo. Natutulala tayo pag maganda at gwapo. Ang maganda at gwapo na associate natin sa kalinisan, kabaitan. Tama mga Pilipino, tama. Nakapila ako sa toilet. Sero plano. May lumabas na magandang babae. Natulala ako, sabi ko, ang ganda nito ah. Dumaan sa harapan ko. Galing siya sa toilet ha. Nakapila ako eh. Galing sa toilet, ang ganda. Pagpasok ko sa toilet, alam mo ang nangyari? Nakalimutan ng babae plus yung tae niya. May tae sa inodoro, nakalimutan ng babae. Hindi ko na siya matawag dahil alam ko ako na pagbibintangan. Ang ganda niya, ang pangit ko eh. Pag lumabas ako, sasabihin ko, Miss, yung tae mo, nakalimutan mo. Sa tingin mo, maniniwala yung mga tao sa labas. Sasabihin ng tao sa labas, tae, ang ganda-ganda nun, di naman tumatae yun eh. Baka tae mo yan. Nabuisit ako. Bumalik ako, inis na inis ako. Dahil yung tae niya, obligasyon ko na. Kasi nakasalalay na yung pangalan ko. Diba? Eh wala pa namang tubig dun sa mga inodoro ng mga ano ng mga eroplano, diba? Ang ingay pag pinash mo. Pinash ko, gumano 'ni. Rugnog na rin sa buong pati sabi ng piloto, ano 'yung turbulence ba 'yun? Sabi ko sa inyo. Kaya tayo na mahilig mamasyal ngayon. Alam ko miss na miss yung mamasyal dahil naka-quarantine tayo kahit 'yung asawa ko miss na namamasyal. Kasi matipid lang naman sa Pilipinas pag namasyal ka. Nagpapasalamat tayo sa Cebu Pacific Peace Fair, diba? Pag umaalis tayo, gustong-gusto natin 'yung Peace Fair. O sa mga hindi niyo alam Peace Fair? Ang yaman nyo naman. Yung piece of air, yan yung murang ticket, di ba? Na pag binili mo ngayon, after 2 years, saka kakalilipad. Di ba? Piece of air, di ba? Binili mo, kasama mo yung boyfriend mo, paglipad mo, wala na kayo. Nako, bumili kami ng piece of air. Alam kong dinidiscriminate ng piloto ang piece of air compared sa regular air passenger. Ganito ang announcement ng piloto sa aeroplano. Attention all regular pair passenger. In case of emergency, if you look under your seat, there's a life vest. To all piece of air passenger, in case of emergency, repeat after me. Our Father, walang iya, pagdadasalin ka na lang. Ito pa, nagpunta kami sa ibang bansa. Ha? May naamoy ako mabaho. Di ba tayo mga Pilipino? Pag nakakaamoy tayo mabaho, maselan tayo. Oh. Mamin, di ba? Tayo lang mga Pinoy, di ba? Pag naamoy na mabaho, pinapaamoy mo sa iba, di ba? Baho, amoyin mo. Parali ka. Amoyin mo. Sister, amoyin mo to, ang baho. Di ba? Pag nakaamoy tayo ng mabaho, pinapaamoy natin. Ang baho, oh. Ang baho, oh. Ang baho, oh. Kailangan natin i-share. Ayaw natin sarilinin. Pag may nakaamoy na mabaho, i-share sa iba. Sus Mariosep, nangyari sa akin yun. In terms of mabaho, ang Pinoy napaka-sensitive. Ha? Nagpunta ako sa isang lugar sa ibang bansa. Pagbukas ko doon sa 7-Eleven, kasama ko yung asawa ko. Ito talaga yung naamoy ko. Promise. Ganito kabaho yung naamoy ko. Alam, nananasin nyo ba yung bawang nanununtok? Yung talagang parang ginagano ka. Pagbukas ko ng pinto ng 7-Eleven, gumanon yung amoy. Puta! Tagon! Sabi ng asawa ko, tarantado ko, mapapatay tayo dito. Huwag kang magpapalatang, nababahuan ka.
Humiwa ka lang sa bibig. Walang niya, pumapasok kami sa 7-Eleven para kami mga astronaut. Humihinga kami sa bibig. Naapila na kami dun sa may cashier. Alam mo, hindi siya nag-work. Nalasahan namin eh. Ganon. Mga kaibigan, kung gusto niyo pong mag-share ng inyong problema, mag-share po ng gusto niyo magtanong sa akin, ito po ang telepono mga kaibigan. 0916-434-8195. At kung gusto niyo mag-email sa akin para sa mga show improvement and everything, at ang aking pong social media, Alex Calleja 1007. Alex Calleja 1007, ang number po 0916-434-8195. Pag tumawag kayo, makakarinig kayo ng disco music. Dahil ako po ay daladala ko po ang sarili kong lights. Ito lang po ang show sa closet. Nasa loob po ng closet sa mga nagtataka. Ako lang po ang sarili, ang host na may sariling dala ng... Ayan po, maraming salamat, Chubby Gel. Salamat na tapatawag kita ng ganyan. Ito po, ang show po na to ay galing po sa loob ng closet para hindi po tayo mahuli ng asawa ko dahil hindi niya alam itong nagsishow ako. At ako lang po ang tanging host sa Kumu na may sariling sound effect. Tawag na po kayo. Salamat, pili na po. 0916-434-8195. Ako lang po ang may dalang sariling lights. Tignan muna natin ang mga nag-join sa ating mic test pag walang makain. Diba? Narod ako sa'yo live, Alex, sa New World. Ay, maraming salamat. Bianca, ang bilis ng mga ano. Ito, marami akong mga sound effect. Thank you. Thank you. Sa lahat ng nagpapadala ng taho. Thank you. Okay. At sa lahat ng mga pa-shout trout. Stay safe po, sabi ni Ait. Hindi ko mabasa yung mga pangalan nyo, ang haba. Salamat sa taho. Thank you. Yan. Sa mga hindi ko mabasa yung pangalan. Sorry. Yan. Okay. Poging bastos. Hehe. Marami po salamat sa Jumoin sa atin. Ako, marami na nagbibigay sa atin ng kung ano-ano. Hindi ko po alam ang ibig sabihin niyan, pero marami po salamat. Wow, Miss Universe. Ito po. Thank you. Sorry. I'm sorry, I do not understand your accent. Wash out, idol. Game 24. Okay, batiin natin sila. Ergasm, tawag na, Chupot. Dito rin kayo. Sana dito sa Chupot, mga kaibigan. Ako po kasi may Facebook Live. May mga ginagawa ko po yan tuwing alas 6. Pero ngayon, nasa Kumu tayo. Marami po salamat. Kosong. So, idol. Marami po kayong mga... Marami po salamat sa Jumoin sa atin, mga kaibigan. Sana po may tumawag sa atin kasi sayang naman. Thank you. Tumawag kayo kung mayroon kayong problema. Di ko mabasa ha. Ang bilis. Bianca Lapus. Si Bianca Lapus ba yun? Highness, pa-shoutout idol Garski po. Pwede kayong magtanong sa comment. Masagutin ko kung may tanong kayo about relationship. Uy, Bianca. Hi to Bianca. Isa napakabait kong kaibigan na matagal na maraming nagbigay sa akin ng rocket. Unfortunately, wala tayong rocket ngayon dahil stay at home. Paano? May tanong. Uy, bilisan. hindi ko na nabasa yon. May tanong sa atin. Teka, parang kaniba. Sino ba yung tanong na yun? Ang bilis nito. Kosong. Idol Alex, basahin nyo. Chat ko direct. Teka, parang kaniba. Hindi ko nga mabasa. Punyeta. Sandali ah. Okay. Okay. Pasalamat po tayo sa nagbigay ng gift, lalo na sa nagbibigay ng saludo. Okay, salamat po sa mga nagbibigay ng gift, ha? Nagbibigay ng saludo. Paano po malalaman may iba ang mahal mo? Paano malalaman na may iba ang mahal mo? Pag wala na siya sa'yo. Sorry, hindi ko na pasensya na po. Again, to remind you, lahat po na sasabihin ko dito, kalimutan niyo lang po minsan. Minsan po nadudulas tayo. May disclaimer po ako. Huwag niyo pong paniwalaan ang mga sinasabi ko. At minsan po, napakiramdam ko po nasa loob po ng bahay. Pasensya na. Magandang umaga, Kevinsky. Paano kapag hindi ako ng crush ko? Move on lang. Paano maging gwapo? Can you be my jowa, Tintin M? No. Mahirap yun. Kailan po ulit ang next show niyo dito sa Kumu? Hindi ko alam, Teya. Teya, kailan bang next show ko? Baka try lang to. One time, big time. Marami nagtatanong eh. Si Bianca Lapus daw, never got tired of me. Wow, imingli si Bianca. Paano kung di ka mahal ng mahal mo? Eh, di murahin mo. Para yung, di ba, pag mahal, mura. Di ba? O kaya pag hindi ka mahal ng mahal mo, lagyan mo siya ng presyo, gawin mo 2,000. O, di nagmahal na siya. I'm sorry.
Paano ka magiging crush ng crush mo? Sa panaginip. Sa panaginip, lahat pwedeng magkatotoo kahit imposible. Sir Gasem, pinopromote pa yung ano ko, Facebook live ko. Aaron Pad 19, outso! Selosa Truth, dito po tayo po, dito may real talk. Balang araw, i-introduce ko dito ang real TikTok. Di ba may real talk? Real talk habang nagtitiktok. Sasabihin ko yung matotoong bagay habang nagtitiktok na gano'n. Alam mo, hindi ka mahal ng mahal mo. Siyempre, idol, marami mag-good vibes. Okay, pack na pack. Sabi ni Dino, maraming salamat po sa nagbibigay ng regalo. Tuesday, 10 a.m. ako dito, sabi. 10 a.m. daw ako lagi dito tuwing Tuesday. Sabi ni Thea. kumusta ba kayo dyan, mga kaibigan ko? Kung sino man po yung mga nasa bahay. Nasa bahay po, mag-ingat po kayo. At maswerte po tayo at may karapatan po tayong mag-stay sa bahay. Ibig sabihin, may sapat po tayong ipon. Sa mga ibang tao naman na kailangan magtrabaho, pag lumabas po kayo, maglagay po kayo ng mask. Yung jowa ko, naagaw ng frontliner, di kasi ako nakakalabas. Bigay mo na sa frontliner yung jowa mo. Sila naman ang gumagawa ng mga paraan para maligtas ang bahay natin. Ibalato mo na muna ang jowa mo sa frontliner. Okay? Hello po. Donation. Anong donation? Di ko alam ang donation. Okay, maraming salamat sa nagbibigay ng regalo. Hindi ko alam po, alam mo, andito ako po para sa mga hindi po mas mga regalo. Pero pag nagbibigay po kayo, marami pong salamat sa inyo. Mas lalago pong tatagal ang ating show. Yung jowa ko, donate ko sa frontliner. Tama! Kung wala ka madonate na mas, ibigay mo ang jowa mo. Di ba? At least, mapaligaya ang mga frontliners. Dahil, at least, di ba, tinutulungan nila may sakit. Ikaw naman ang masaktan, kahit masakit, ibigay mo naman ang jowa mo sa frontliner. Di ba? Para sa ang mga frontliner, gumagaling ng may sakit, ikaw, nung binigay mo yung jowa mo, masakit. Ha? Okay? Dahil nga, buti nga ikaw, nagpaalam pa sa yung jowa mo na pupunta siya sa frontliner. Yung iba dyan, dinadala ng COVID-19. Yung pala, may COVID-19. COVID-19. 19 years old. Kasi 19 diyan niya na. Tawag lang po kayo mga kaibigan. Sana tumawag si Bianca Lapos. May sapat ka namang load, Bianca. 0916-434-8195. Yan. Tumawag po kayo. Bro, COVID-19. Yan. Ako, wag na tayong maghalo ng mga politika dito. Ito po ay good vibes lang. Di po tayo political show. Iiwasan po natin yan. Kung magsalita man po tayo ng mga political dito, pabiru lang. Masyadong mga light lang. Light lang po tayo dito. Dahil dito ay tawanan lang. Alam nyo, kung tumatawag kayo, maririnig sana kung anong tugtog to. Ay, baliktad ba? Hindi baliktad dyan. Hindi baliktad dyan. Oh. 0916-434-8195. Oh, hindi naman baliktad yun eh. Oh, hindi siya baliktad. 0916-434-8195. Ayan oh. Oh. Basahin niyo yung number. 0916-434-8195. Pwede bang maging frontline ang walang hinaharap? Magsuot ng Wonder Bra. Hindi nga baliktad eh. Oh. 0916-434-8195. 0916-434-8195, mga kaibigan. Sana po ay makatawag kayo. Kahit po baliktad, ito na nga, 0916-434-8195. Salamat po sa taho, mga kaibigan. Thank you. I'm sorry, I do not understand your accent. Yan, I'm sorry, I did not understand your accent. Si Spider-Man ba? Home quarantine yung title. Kapatawa si ano. Kakatawa yun. Nyari, madaming tatawag. Bakit pala tatawag? Para po, kaya po kayo tatawag para po humihiki ng payo, mangumusta, pwede kayo mag-shoutout para marinig yung boses nyo. Pag kayo po ay may problema sa pag-ibig, tumawag lang po kayo sa akin. Ako bahala sa inyo. Bibigyan ko kayo ng matinding mga suggestion, payo, at kung ano pa. Natawa ako doon sa, akala ko may pabigas, sabi ni Kylie. Sus Mariosip dito, hirap na po. Okay, tingnan natin ang ating chat, mga kaibigan. Shoutout po sa asawa ko, si Jorel Barubal. Shoutout daw sa asawa niya, si Jorel. Direct, papromote ng, Stand Up or Lap sa Kumu 10 a.m. from Saturday to Tuesday. Kami po ang show namin, Stand Up or Lap. 10 a.m. po from Saturday to Tuesday. Sandali lang, ang bilis talaga tumaas. Jorel,
Ano ba to? Laubar? Shout out po, Direk. Jason. Parko. Mahirap kasi basahin pag violet eh. Okay. Kuya, penging Gcash. Hanep. Pinagpalit ka ng jowa mo sa motor? O edi, painumin mo ng gas. Kuya Alex, pa-shout out. Alam mo, mukhang may naiyan tumawag, may nag-text. Ang ginawa, nag-text na lang. Nag-text na lang. Naiya siguro eh. Nag-text oh. Sabi niya, busy eh. Hindi nga busy, Bianca Lapus. Tumawag ka, Bianca Lapus. Hindi siya busy. Hindi nga siya busy. Oh. Bianca, hindi siya busy. Bianca, si Bianca Lapus po, tumatawag po sa atin. May text mate. Hindi nga, tawagan mo. Ano number mo? Ikaw tatawagan ko. Busy. Oh, tawagin natin si Bianca. Busy ah, Bianca. Oh, ayan, Bianca, nagri-ring oh. Anong busy? Oh. Hello? Hello. Sabi nung ano, sabi nung, Bianca, sandali ah. Sabi nung isang mga nagko-comment, Kuya, scroll down mo para mabasa mo. Anong kala niya sa akin? Haabulin ko scroll up para mabasa ko isa-isa. Sus Mar Joseph, nagsasalita, may sariling nga. Tapos, mga kaibigan, good morning po. Isa po sa mga ating mga, ako po ang tumawag sa kanya. Isa po sa mga, bata pa lang po ako, eh talagang hinaangaan ko na po siya sa magiging artista niya. At talaga pong maliit pa lang po ako, pinapalag ko siya. Bianca Lapus, mga kaibigan. Ha? Loka-loka. Ba't ka pa nagsatawag? Pwede kong mag-co-host. Ayoko. Ba't pala mo, ayoko muna ng co-host. Bago pa lang ako, first time ko pa lang to, Bianca. Tapos to, lahat na lang. Hindi, lalabas. Kung gusto mong maghumingi ng payo sa'yo, may pipindutin ka pag nag-request. Tapos lalabas yung maliit na screen, lalabas yung kausap mo. Tamo to si Bianca. Naka-live tayo, sa mo ako yung binibigyan na advice. Pwede naman tong offline na. Nakaw! Nakakainis para talaga. Sus Mar Joseph. Mas ganda yun. Nakakatawa. Sige. Meron ka naman mariling ko mo? Meron na! Binigay ng ano, ng TFC. Ano to? Nagkwentuhan tayo ngayon dito. Nagumusta. Baka marami ko kumusta yun na hindi mo. Oy, pa, oy, Mare, nasa live tayo ah. Baka marami mo. sobrang marami kang mapapasaya dito. Lalo oh. Na yung mga nasa ibang bansa. At oh, para sa OFW talaga to. Sinare ko yung stream mo kasi ang dami mong mapapasaya dito, promise. Oh, talaga. Oo naman. Kaya nga dito tayo para sumaya ang mga pangatao. Bianca, kumusta ba? Wala abang pag-uusapang mga ano mo? Wala abang gustong pag-usapan sa love life? Mga ex mo, ganon? Gusto ba natin pag-usapan ng mga ex mo, ganon? Ayoko kasi close sa'yo yung ex ko. Baka hindi nila alam, mga kaibigan. Napala, hi, Tubong Navarro. Oh, di ba? Hindi na. Mga kaibigan, close po si Bong kay Alex. Kaya ayoko po pag-usapan, marami alam si Alex. Hindi ah, wala kaya ako alam. Ang tanging host, ang tanging show. Bianca, ang tanging show na nag-broadcast mula sa closet. May sariling speaker at may sariling sound effects. Ganyan po, ka-cheap. Marami akong alam. Hello sa Showtime. Pasayaw po ng Pamela. Walang yan. Ano, kaibigan ko lang si Bong. Pasayaw daw ng Pamela. Bianca, kumusta ka? Sana safe ka dyan, ha? Hello, magpareho tayo ng lugar. Pareho tayong naka-lockdown dito sa ano, sa ating Munting. City. Oo, sige. Parang feeling ko nga lalo kung jumubis dahil kain ako ng kain. Kumusta ba? Kumusta ba ang buhay, Bianca? Kaboses okay, mo raw si, kaboses mo raw si Rupa May. Mas maganda po to kay Rupa May, si Bianca. Pag nakita nyo sa malapitan, wala na kayong makikita ang iba. Pag si Bianca po, kausap nyo, wala na kayong makakausap na iba. Napakagandang babae po, sinasabi ko sa inyo. Ano ka? Uy, di tayo makaraket. Kaya so, dito ka na lang. So ano, Bianca? Ka na lang dito. Bianca. Si Bianca Lapus po ito, mga kaibigan, ang first love ni Bong Navarro. Ayos ha? Ayos, Bianca ha? Sasalamat, Bianca. Alam ko, baka busy ka. Pero susundin ko yung mga payo mo. First time ko pala naman to. First, ganda raw ng boses, kakit-akit. Nako, sa first time ko palang gawin to, pero sa susunod, alam ko na yung mga technology sa sinasabi nyo, co-host, one step at a time, gusto ko munang kapaintong Kumu. Pagkatapos na sa mga susunod mga shows, abangan nyo, may backup dancers na ako, may palights na ako, mayroon na tayong opening dance number. Paano to? Paganda to. Kaboses ka raw ni Rufa.
Magkaroon ka ng ano dito, ng ano, Kumu version ng Alex Kaleha Show. Oo, maglalagay tayo. Oo, yung may sayaw na. Buong mundo. Yung may sayaw na, sige. Maraming salamat, Bianca, and good morning to you, ha? Thank you, good Thank morning, you. At napasaya mo ang umaga ng maraming tao worldwide. Bye-bye. Bye-bye. Wow. Ayan po si Bianca Lapus, mga kaibigan, isa po nating kaibigan. And of course, po ang ano, ang ako sa mga hindi nakakalam, of course, isa po ay ex ni Yvonne Navarro. Alam naman natin 'yan at siya po ang butihing mga ang ina ng anak ni Bong. Marami pong salamat sa pag-entertain sa show, sa ano, sa calls ko. At yung mga improvements po ng show natin, mangyayari po 'yan, patient lang po. May showbiz chika pa, di ba, Reggie? Si Thea, spluk agad. I'm sorry. Okay. Thank you. Salamat, Bianca. Thank you. Hello kay Kata. Mike, sumago ako sa'yo, sabi natin upload. Pasahan mo naman ako. Sus, Mariosep, tawag na, pasaload pa. Anong... First caller pa lang, juicy na. Abangan nyo, maraming tatawag dito. Tawagan natin sila Ann Curtis, Angel Oxide. Alam mo, malakas ako eh. Ako po ang writer ng Showtime. Gagamitin ko po ang pangalan ko. I-imbitahin natin ang mga mabigat na artista. I-imbitahin natin sila. Pwedeng hindi sila pumayag, pero at least inimbitahan natin. Ayun ang mahalaga dun. Gagamitin ko ang powers ko. Na ako'y director, writer. Sasabihin ko, Ann, pwede ka bang jumoin sa show? Pag sinabi niyang hindi, okay, at least nag-try ako. Ang mahalaga, may invitation. Kaya ko mag-invite kahit sino. Hindi ko lang kaya yung pupunta sila. Okay? Pati si Alice Curioso, may umaasa yan, Direk. Ah, gusto niyo bang tawagan ko si Bong Navarro? Mamaya na, baka niya ayaw. Gusto niyo bang tawagan ko si Vice Ganda? Hindi siya sasagot, pero kaya kong tawagan. Kaya kong tawagan. Tawag lang naman eh. Abangan nyo. Pag inabangan nyo ako sa mga shows ko, minsan tatawagan natin si Vice Ganda. Pag nag-ring, sabi ni Bianca Lapus, tawagan ko raw si Bong Navarro at sabihin, crush ko siya dati. Ay, Dios Mario Josef, Bianca, gagamitin mo ba tong show ko para ibalik ang nakaraan? Let go na, kinasal na yung tao. Nakaka-90s. 'Di ba? Marami tayong tatawagan. Tatawagan natin si sino ba 'yung mga kaibigan ko? Yayo Aguila, tawagan natin 'yan. Para maka-90s na, bagets. Pero hindi 'yan sasagot. Sabi ko sa inyo, tatawagan ko si Manny Pacquiao. Hindi siya sasagot, pero tinawagan natin ang mahalaga doon, tinawagan natin. Okay mga kaibigan, ang oras ay 10:34 na. Kung ayaw niyo pong tumawag, pwede po kayong mag-comment diyan. Sa diyan oh, sa mga tanong niyo. Hello, shout out watching from Taiwan si Weng. Hi Weng 06680. Lahat po ng mga OFWs natin, mga kaibigan, sa buong mundo, ingat po kayo diyan. Sana po manood po kayo dito dahil alam niyo mga kaibigan sa mga ibang bansa, eh bihira naman po 'yung mga kababayan natin na nakatira sa bahay na may mga bintana o kaya malalaking bahay, minsan sa kwarto sila nakatira, kaya manakanood nito, nabibigyan natin ng panandali ang kaligayahan. At ang mga kababayan natin sa Pilipinas, eh maraming din po nalulungkot. Kaya naman po dito tayo, 10 o'clock to 11 o'clock, para po meron po tayong konting kasiyahang maibibigay. Maraming salamat po sa mga nagbibigay sa atin ng mga regalo, ng taho, ng pansit canton, ng red, ano to, red horse pulang kabayo! Eric! Ano ba yan? Eric Ski! Hello sa'yo! Pulutan na lang kulang, sabi ni Thea. Shoutout naman po from Beijing. Hello sa Beijing. Mga OFWs, maraming salamat po sa mga jumo-join sa atin. Nabigay sa akin ng two-piece chicken. Maraming salamat po. Yung taho, yan talaga. Ilang beses ko na kunukwento yan. May kwento rin ako dyan sa taho. Oh, yung ano ko, yung misis ko, ayan, maraming nagre-request dyan, yung taho. Oh, sige, uy, maraming salamat sa lechon. Walang load ang mga tao, kaya walang tumatawag. Pwede naman kayo mag-text, tapos tatawagan ko kayo. Ako nang sagot sa load nyo. Madali lang naman yun. O kaya mag-comment lang kayo dyan para sa mga tarong nyo, mga kaibigan. Yung strawberry tao, alam mo kasi ang mababae, mga kaibigan, ganito ang mababae. Ang gusto-gusto ng mababae, nakakabasa ng isip o umamin. Diba? Ang mababae, hindi magsasabi ng nararamdaman yan. Kailangan, ikaw makahula. Kaya ang asawa ko, pag nagdadabog yan sa kusina, nagdadabog,
kailangan tanungin mo, may problema? Ano sasabihin sa'yo ng asawa mo? Ha? Hindi mo alam? Hindi talaga sasabihin. Oh, kaya ako nga tinatanong, hindi ko alam eh. So, hindi mo nga alam. Oo nga, may problema ba? Hindi mo talaga alam? Oo nga, kaya ako nga tinatanong, hindi ko alam eh. Ba't hindi mo alam? Eh, siguro nga, busy ako, hindi ko napansin. Ang problema sa'yo, Alex, wala kang alam. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Baka kayo alam nyo. Papakainin mo sa restaurant, sasabihin mo, anong gusto mong kainin? Sasagot, kahit ano. Galit eh, kahit ano. So, order ka ng pagkain. Ha? Pagdating ng pagkain, sasabihin sa'yo, ba't ito in-order mo? Sabi ko, akala ko kahit ano. Kahit ano, wag lang to. Wala ka talagang alam eh. Sus, mariosip ang mababae na. Kahit masayang-masaya ko sa quarantine, nanonood kayo ng mga Korean-Korean na yan, mga Korean-Korean na mga crash landing on you, na pinipilit kang panoorin, ang saya-saya. Tapos pag nakakita ng third party na pelikula, palabas, ha? Pag sinasabi mga lokohan na, mababago yung itsura ng babae. Kung ano na parun niya sa TV, apektado ang totoong buhay mo. Gaganon yung asawa ko. Nakakita lang ng third party, gaganon sa TV. Tapos titignan ka. Antado ka ba? Ang ginagawa mo sa akin yung pinaparod natin yun. Sira ulo ka, marilintigan ka sa akin. Ha? Ganyan ang mga babae. Ang gulo, sinasabi ko sa iyo. Bigyan mo ng bulaklak, sasabihin sa iyo, ba't mo ako binigyan ng bulaklak? May atraso ka, no? May ginagawa ang kalokohan, no? Huwag mong bigyan ng bulaklak. Ang tagal-tagal mo lang hindi ako binibigyan ng bulaklak, ha? May babae ka ba? Sus, Mario Joseph, sinasabi ko sa iyo. Ang gulo, lahat ng napaparod yung TV, ia-apply sa buhay mo. May problema si, nagkaroon ng problema si Gerard Anderson sa si Bea? Ha? Damay-damay tayong mga lalaki. Nag-split si James sa kasina din. Damay-damay tayong mga lalaki. Ha? Ha? Inaabangan ako ng asawa ko sa pinto, sasabihin sa asawa ko. Nabaitao ba yung ginawa ni Gerald kay Bea? Sabi ko, hindi. Pare-pareho kayo. Sasampalin ka. Ha? Ba't nadamay ako? Hindi ko makilala si Anwa, si Bea. Pareho-pareho kayong mga lalaki. Sus, Mario Joseph yan. Kasalanan ng isang lalaki. Kasalanan ng lahat. Ultimo anak ko. Madadamay ka. May anak akong 23 years old. Binata. Umuwi ako alas 12. Sinalubong ako ng asawa ko sa pinto. Sabi sa akin ng asawa ko, "Hoy, halika dito. Yung anak mong lalaki, nag-uwi ng babae dito." Sabi ko, "Anong problema?" "Manang-mana sa iyo. Putsi, bakit ako? Ako ba nag-uwi ng babae?" Kahit na, alam mo ginawa ng anak mo? Yung bisita niyang babae, hinatid ko sa kwarto natin, guest room. Sinara ko yung pinto. Yung anak mo, pinapasok ko sa kwarto niya. Natulog ako, 15 minutes paglabas ko, pagbukas ko sa guest room, yung babaeng bisita niya, wala na doon. Tapos, kumakatok ako sa kwarto ng anak mo, ayaw buksan. 10 minutes bago binuksan. At pagbukas ko ng pinto, alam mo kung anong ginagawa ng dalawa? Sabi ko, ano? Naglalaro ng PS4. Oh, naglalaro naman pala ng PS4 eh. Anong masama doon? Na nakapatay yung TV. Nakapatay yung TV? Baka bagong technology yon. May mga PS4 talaga na hindi mo na makikita sa TV eh. Isip-isip na lang. Baka virtual reality. Na nakapatay yung TV. Manang-mana sa'yo. Sasampalin ka na naman. Kaya pinagsabihan ko yung anak ko. Halika dito. Sa susunod, bubuksan mo yung TV ha. Kasi mga TV na yan. Alam mo, mga TV natin. Ang Pinoy kasi, ang TV. Seryoso talaga. High-tech na yung mga TV natin. Ang lalaki. LED. 4K. Pero alam nyo mga gumagawa ng mga TV. Yung manufacturer na magumagawa ng TV. Pwede ba ayusin nyo yung remote control? Kasi hanggang ngayon kasi, ang remote control, pag nasira ang Pilipino, hindi pa rin pinapagawa ang remote control. Di ba pag hindi nyo makontrol? Ano ginagawa natin? Pag ayaw makontrol, di ba lalapit ka? Tapos ayaw pa rin, tapos hampas-hampasin mo yung remote, kung anong ginagawa mo, tapos iniipan mo. Tapos tatanggalin mo yung battery, tapos gagawin mo yung battery. Tapos gagawin mo, di ba? Kung anong gagawin mo ritual, ayaw mong pagawa, walang iya yan. Kaya mga kaibigan, kaya ako kwento ko yung magtataho. Kaya ako nakakwento yung dahil sa taho. Kasi galing ako sa Baguio. Pagka galing ko sa Baguio, nagmamadali ako dahil kailangan ko humabol sa showtime. Kasama ko yung asawa ko, nagdadrive ako ng kotse. Bakit may taho? Habang nagdadrive ako, katabi ko yung asawa ko, sabi ng asawa ko, nakakita siya ng strawberry taho sa Baguio. Ang ginawa ng asawa ko, tinanong yung mababae kung gano'ng kagulo isip ha. Nagdadrive ako, nagmamadali na ako, tumuro siya. Sabi niya, uy, strawberry taho oh. Nagdrive pa rin ako, nagmamadali ako eh. Pagdating namin sa Session Road, nakakita naman siya ng strawberry taho. Tinuro niya, uy, strawberry taho. Oh. Nag-drive pa rin ako, pauwi na kami sa Taguig. Eh. Pagdating namin sa ulo ng Leon, may strawberry taho pa rin. Sabi ng asawa ko, uy, strawberry taho. Oh. Nag-drive pa rin ako. Umabot na kami ng Tarlac, may strawberry taho pa rin. Hindi ko alam kung bakit may strawberry taho doon. Ganun nakatuma lang bumibili ng strawberry taho na naglakad yung magtataho mula sa Baguio sa Tarlac. Sabi niya, uy, strawberry taho. Oh. Hindi ako bumili. Bumalik ako sa bahay. Pagdating namin sa Taguig, yung asawa ko pagbaba sa kotse nagdadabog.
Sabi sa akin, gago ko eh. Sabi ko, ba't ka galit? Nagpapabili ako ng strawberry taho. Sabi ko, kailan? Kailan? Di ba tinuro ko ilang beses? Strawberry taho, oh. Strawberry taho, oh. Strawberry taho, oh. Nagpapabili ako nun. Sabi ko, ganun ba? Eh kung unggoy yung nakikita mo, unggoy, oh, unggoy, oh, bibili natin. Ang lalabo yung kausap. So mga nagtatanong, ako po yung taga South Signal, mga kaibigan. Paktay ka lang, direct, kate, pangariban. At again, ang telepono po natin, sabi nila, baliktad raw, oh, 0916-434-8195. Sabi ni Ergasem, dapat Sharp Appliances Master. Next mo na to. Kosong, idol, ba't ang kulangot binibilog pa bago itapon? Kasi kaya binibilog ang kulangot dahil tayo mga Pinoy, may quality control tayo sa lahat ng mga bagay. Hindi ba sa ba tayo nagre-release ng hindi perfect? So pag nangulangot ka, bago mo i-release, dahil quality control, check mo muna kung maganda yung bilog. Pag maganda na yung bilog, saka mo itatapon. Kaya natin kinu- kasi para kung may mga adampot, at least bilog na. Hindi niya nabibilugin pa lang. Dahil ang Pinoy, ma-pride tayo. Lahat na ilalabas natin sa katawan, kailangan dumaan sa quality control. Okay? Kosong. Smart daw sila. Naku, papasensya na. Ang telepono ko lang po ay 0916-434-8195. Ha? 0916-434-8195. John Bear, hello, Derek. Yan. Tapos shoutout po sa Gados Family at Marantal Family, B23, sa mga OFWs natin. Hindi, alam ko marami din mga naka-lockdown sa ibang lugar. Kami po ay mukhang nagbabadyang ma-extend. Ma-extend po hanggang April 30. Ang ibig sabihin niyan, magkakasama pa tayo sa loob ng bahay. Direct mo sa lockdown dyan. Alam mo, sa mga nangungumusta sa akin, ako po ay nasa loob lang ng bahay. Nagpapasalamat po sa Koti kung kinita na kung paano, kung ano po eh, nakakapagpahaba naman ang aming kakayahan para dito sa quarantine na to. Pero ang iniisip ko palagi, yung mga kababayan natin na, alam mo, araw-araw lang, kailangan ng araw-araw na kita. So mag-ingat po kayo, yung mga kababayan natin, ng mga frontliners. Dami raw mga anak sa December at January. Sinabi mo pa, my friend, baka pa nga lang November magsimula ng mga anak eh. So, more family bonding direct. Oh, sa, alam mo, guys, pag nagsalita tayo, nagre-reflect yan sa katayuan natin sa buhay. Kung tayo natutuwang ma-extend pa sa quarantine dahil gusto natin matapos ang COVID-19, tayo po kasi may kakayahan. Ang iniisip ko po, yung mga kababayan natin na walang kakayahang ma-extend itong ating pinagdadaanan ngayon. Kasi, wala silang pera, so kailangan silang tulungan ng gobyerno. Yan po ang iniintindi natin. Kasi gusto naman natin matanggal itong hayop na COVID-19 na ito eh. Pero, wag muna natin problemahin yan dahil good vibes lang tayo. Sana all mabuntis na. Direct yung cap mo, patingin. Yan o, hapon lang yan. Shoutout sa Pasha Family, sabi ni B23. Direct, paingin ang number po. Jeldon, 0916-434-8195. Zero. Patype nga dyan, Teya. 0916-434-8195. Yan, tawag na kayo. May nagtatanong siguro ng tawag. May nahihirapan siguro tumawag. Siguro may hina yung signal dito kasi kailangan pang ako ang tumawag. May na siguro signal, kaya ganun. Maraming gusto tumawag, kaya lang hindi siguro makapasok. Shoutout Kasuy. Laban lang tayo. Tama naman yan. Text or call. Pwede kayong mag-text kasi pag nag-text kayo, ako mismo tatawag. Tama naman sabi ni Bianca. Hindi ko alam si Bianca, natutuwa naman ako at nakatutok sa akin. Si Bianca, napaabuti talagang kaibigan to ni Bianca. Napaaganda na, napaabuti pa, may ginto ang mga puso. Tumawag lang kayo. Huwag kayong tumawag, mag-text lang kayo. Si Bianca nga, siya tinawagan ko eh. Tatawagin ko kayo. Oh, 0915-934. 0915, sumobra ka ata ng isa pa. 934-40. Sige, tingnan natin. Paulit nga yun. 0915. Papromote. Stand up or lap sa TFC, ha. TFC.tv, ha. Guys, mag-subscribe po kayo sa TFC.tv. Stand up or laps po. 09, ano? Ala, tandaan lang. 09-15-448-4328. Sige, tingnan natin. Ako matatawagan natin. 0915. Ano yun? 0915. Ba't yun? 0926. Ano ba yan? 226-6219. 0926. 16-226-6219. Okay. Tingnan natin to. Ha? Baka ito na yung ating first caller. The subscriber cannot be reached. Ang ating pong caller ay mayaman po. Ay, hindi po mayaman kasi the subscriber cannot be reached.
The subscriber, kana ano, ang the number you dialed, hindi pabayad. Baka may ganun, ha? Yan, tignan natin yung next caller. Ay, next na tatawagan natin. You have dialed is incorrect. Oh, the number naman. You have dialed is incorrect. 488. Sige, tignan natin, ha? Tignan natin kung ano to. Master Derek, kayo mo yan, LDR na relationship? Kayo ba? Hindi. Mahirap ang LDR relationship. Alam mo, pare, iba pa rin talaga ang magkasama kayo. Ang LDR relationship ay ginagawa lang ng isang taong talagang may matibay kayo. Pero alam mo, pare, pag wala kayong trust sa isa-isa ang LDR, hindi yan magagana. Sandali, ah. Sandali muna. 0915-488. Oh, ako pa ano ngayon, ha? Operator pa ako, ha? Sandali lang, ha? Tatawagan ko kayo, Angge. Tingnan natin to. Ang LDR po ay mahirap lang. Ito po, isa nating caller na nagpapatawag sa atin. Kung sino man to, sana maganda yung problema niya. Ang LDR is, pag hindi pa kayo solid. Hello? 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 Yes, si Alex Calieto. Binigay mo yung number mo. Ha? Sa Kumu to, si Alex Calias, Stand Up for Laughs. Alam mo bang tinatawagan kita? Binigay mo yung number mo o napagtripan ka lang? Binigay? Wala naman akong binibigay, ah. Ah, wala kang binibigay? Pasensya na. may nag-prank. Tawagan natin. Walang kalap-alap si Manong. Hello? Sino to? Alam kagad natin na may problema sa buhay, eh. Hello? Sino to? Wala kang binibigay, ah. Saya. Ang saya na to. Ang saya na to. Tumawag na kayo dahil nahihirapan ako. Magagayit si nagayit si kuya. Parang naglalabas si kuya. Malamang pinag... may mga tao talagang boses na boses pa lang. Alam mo, mabigat na yung problema, eh. Hala! Ha? Hindi. Ang sarap nitong ginagawa ko sa buhay, promise. Hoy, Alcam TV, shoutout po. Angge. Si Angge gusto kong tawagan, eh. Sandali, ha? Angge, sandali lang. Problema, baka mawalan ako ng load, eh. Angge! Yung 0915-488-4328, tinawagan nga kita. Mic test, 87,000. Gusto ko tuloy tawag sa ano, sa iba't ibang ano, tapos maluloko lang ako. 0916-4348-1954, tawagan nyo mga kaibigan. 0916-422-4... Sige, sandali ha. 0916-422-4057. Nagalit sa kuya eh. Ito, tawagan natin ito ha. Sana sumagot kayo. Teya, kunin mo yung mga number. Mas maganda, random na lang yung tawagan ko eh. Hello? Hello po. Hello, sino to? Si Angge. Angge, si Alex Calieto. Wala ka load? Wala. O, sabi niya eh. Anong problema mo? Ba't ka nagpapatawag? Buti naman wala nakatawa ka. Inis lang ako sa dati kong asawa. So hiwalay ka sa asawa mo. Ayan yes. Si Angge. Nainis ka, bakit? May kabit siya. O, di mas nauna siyang naapekto ng COVID-19. Huh? O bakit? Eh, gusto ko munang, ayoko munang husga ng asawa mo kasi hindi natin masisisi. Pero pag ano bang nangyari para magkaroon tayo ng background? If you do... Pucha, may sumisigaw yung anak ko. Sumisigaw yung anak ko. Ayun nga, kasama niya sa call center. Hindi ko alam. Kano katagal na kayo maganda? Bigyan niyo ako ng konting background. Asawa mo to, as in kasal kayo sa ano? Kasal yes, kayo, po. Kasal kayo sa batas? Kasal kayo sa simbahan? Sa munisipyo. O, gano'ng katagal kayong kasal bago siya kumabit? 3 months. 3 months pa lang kayong kasal, tapos nadali na ng ano ng kasama sa trabaho? Yes. O, paano mo naman nalaman? Paano mo nahuli? Sa text. Tapos, yun nga, sinasabi niya sa akin na, yun nga daw, yung boyfriend ng babae sinasaktan, kasi kinukwento niya pa sa akin. Oh. So, di ko alam, sila na pala. Ay, nako. Nagkwento pa sa'yo, no? Ginawa, yes. Namatay. Sandali lang, ha? Sandali. Hoy! Sandali, namatay. Parang ano, nakontakt tayo ng asawa mo. Sandali lang. Parang may sa-divorce yung atay asawa. Napag-usapan lang siya. Pinatay niya yung TV. Hala. May pagka-demonyo nga yun. Talaga? Paligurado. Talaga ba?
Oo, oh, hindi niya binibigay yung para sa anak niya. Oh, so ang nangyari, sumama siya. Yes. Ngayon, magkasama na sila. May anak ba siya? Hindi siya pwede magkaanak dahil kasal kami, dahil kakasuhan ko sila. Oh, ngayon, namabaitawa ba kung ano nangyari? Po? May balita ka pa sa asawa mo? Ayun, naglalandian siya ng dalawa noong quarantine ngayon. Ah, so hindi ka makalabas dahil bawal ka lumabas, di ba? Sa last, di sila makalabas. So, anong gusto mangyari? Mahal mo ba yung asawa mo? Bigay na lang niya yung para sa anak niya, ang dalawa. Oh, ano, gusto mo gawa natin ng paraan? Pwede rin. Sige. Ah, ganito gawin mo, no? Patulpo raw. Tulpo agad. Kaya alam mo lahat ng alam. Alam mo, nakakatakot kayo may pag-awit sa asawa eh. Pag sinabi yung pag nag-awit kayo ng asawa mo, ano, papatulpo kita. Sorry na, love. Okay na tayo, pag-usapan na lang natin to. Alam mo, yung mga maganda lalaki iniwan ka, mapababuti pa habang mas maaga, eh, nakilala mo. Dahil mamaya, alam mo, naniniwala ako sa isang relasyon na pagkaroon ng nakalamat na, eh, mahirap na ibalik. Sa tingin mo ba, alam mo, ibigay tayo sa ano, ha, isang, ala, nag-end yung trap, no? Si Angge, naputol siya, no? Ganito ang sinasabi ko sa inyo. Oh, bibigay tayo isang example. Angge, halimbawa, bumalik sa'yo yung asawa mo, sasabihin magbabago. Sa tingin mo, magtitiwala ka pa? Hindi ka na magtitiwala. Alam mo, karamihan, bihira na sa mga lalaki ang pag ng babae, eh, hindi uulit. O, real talk lang. Kasi, pag nagawa mo, saka kahit na sabihin ko magbago ako, tapos meron ka namang, hindi ka na magtitiwala sa akin, magulo na ang relasyon nyo. Kasi may lamat na. Talagang mas mag-e-effort kayo. Lahat na lang ng alis ng, kayo, ng, ano, ng asawa mo, o baka ng babae ka. Kasi tuloy naman ang pagtatrabaho niya. Ibig sabihin, mahirap ibalik. Ang ating ang isang relasyon. Kaya mabuti na yang tanggapin mo na at least nakilala mo yung tatay ng mga anak mo, kunin mo na lang yung ano, yung sustento, tapos ayusin niyo yung buhay niyo. Yun na lang 'yan. Kasi minsan mas masaya pang mag-isa ka kaysa magkasama nga kayo pero away kayo ng away dahil sa kawalan ng tiwala. Okay. Mga kaibigan, alam niyo naman din sa show natin, may seryoso ng konti at medyo ano, sorry ah. Oo, tama. O Erwin Catalan, katulad ko, mapagbiro ako pero napakabait ko. Seryoso ako sa buhay. Seryoso ako sa asawa. Di ba? Konti na lang kami. Kaya naman, sa mga nakaka-encounter, alam mo, mangyayari sa show natin, alam ko, naninibago lang kayo at magkakaroon tayo ng ano, pero i-announce natin ang telepono, tatatawagan nyo. Sasabihin ko sa nag-organize nitong aming show. Ito po yung first time lang namin na nagawin, kaya marami po tayong mga improvement sa show. Alam ko sa mga gustong tumawag, baka nahihirapan because of signal. Nakikita ko, mababa yung signal namin. Magsabi lang kayo, bago kayo pumunta kay Tulpo, lahat ng hindi tatanggapin ng Tulpo, pwedeng tumawag sa akin dahil lagyan natin ang solusyon. Pwede natin tawagin ang show na to na mga inayawan ni Tulpo. mga problemang nireject ni Tulpo. Yan. Lahat ng mga problemang nireject ni Tulpo, pumunta lang po kayo dito. Ako po ang sasagot. Of course, mga kaibigan, ang show na to ay katuwaan lang. May mga sagot tayong nakakatawa lang. Huwag natin seryosohin to. Pero may mga bagay na sasabihin ko sa inyong seryoso. Kayo nang bahala. May mga salita ako sasabihin na huwag nyo na masyadong seryosohin. Alex Bago Tulpo, isumbong mo kay Kalyeha. Isong momo kay Alex bago kay Tulpo. May libre. Lahat po. Hindi. Mga kaibigan, maipag-usap po ako sa mga sponsors natin na sana kung papayagan ng Kumu, eh, mamimigay ako ng mga papremyo sa ating mga sponsors. Ang goal ko naman talaga, kaya ako hindi naman ako mahilig mag-online, ang goal ko po talaga ay makapagpatawa ng mga tao. Ito po yung ginagawa namin para mapagpasaya. Alam naman ni Bianca Lapus na ang trabaho ko is stand-up. At alam ko... Irwin Catalan, pang di tinanggap ni Sir Alex, sa akin tumawag. Mag-sponsor ako, go, sabi ni Bianca. Ako po, may mga sponsor din. Maraming salamat kay Bianca. Kumakatok sa puso ng sponsors. Meron na po ang sponsors, huwag kayong mag-alala. Meron na akong Sharp Philippines, alam ko. Susunod na yan. World Balance, susunod na rin yan sa show ko na dito. Basta pumunta lang kayo dito, mamibigay tayo ng mga World Balance, Sharp Philippines, GSM Premium Gin, Puritan's Pride, marami po yan. Cherry Mobile. Idol, nasakit na tiyan ko kakatawa. Mabuti na yan, sumasakit ang tiyan mo sa kakatawa kaysa naman sumasakit ang tiyan mo sa gutom. Dahil ang pagtawa, alam mo, ang kaibahan ng mayaman pag tumatawa, ang mayaman dahil may pera sila, tuloy-tuloy lang ang tawa. Ang mahirap pag tumawa, ito ang kaibahan ng mahirap pag tumatawa. Tumitigil. Ano pa lang pagkain natin mamaya? Yun ang problema sa mga mahirap. Kaya, mag-i-sponsor sa atin lahat yan, mga kaibigan. Salamat po.
sa mga nagbibigay ng taho. Maraming salamat po sa nagbibigay ng mga regalo. OFW, saludo kami sa inyo. Frontliner sa buong mundo. Especially po mga Pinoy na nasasakripisyo ngayon para sa ating bayan. Sila po ang tunay ng mga bayani. Doktor, nurses, hospital workers, mga tanod, mga polis, bigyan po natin sila ng respeto. Kasi po, kung sila po hindi magtatrabaho at lahat po sila ay sabihin, baala na tayo sa buhay natin, wala pong mangyayari sa Pilipinas. Mga kaibigan, pagbigyan natin ang gobyerno natin, gumawa ng trabaho nila. Pagka may mali, pwede naman tayo magsalita. Pero sa ngayon, lahat po tayo magtutulong-tulong. Dahil ang virus po, walang kinikilalang political color. Wala pong dilawan, wala pong DDS. Papatayin po tayo ng lahat mga Pinoy pang hindi po tayo nagkaisa. Ako po si Alex Calleja, andito po ako para magpasaya lang sa inyo. Stand up for laughs po, Sabado hanggang Martes, alas 10 ng umaga, may replays po kami. I-add nyo po, mag-subscribe po sa tfc.tv para sa Stand up for laughs. Stand up for laughs po sa Kumu, sana po subaybayan nyo po kami pareho para lahat-lahat po ng mga komedyante, si Orca, si Yuki na hapon na nagpapatawa po at saka si Doc Ramon po. Ito pong show ko ay real, maglalagay din po ako dito ng real TikTok kung saan sumasayaw ako habang nagti-TikTok, habang nagsasabi ng real talk. Kukombine ko po ang TikTok saka real talk, kaya real TikTok. Abangan nyo po yan, i-introduce po natin yan dito. Sumasayaw po ako habang nag-uusap tayo about serious relationship problems. Di ba mahilig kayo mag-TikTok na ganon? Sasabayan ko ng real talk. Abangan nyo lahat yan para sa mga improvements ng show na to. Papakinggan din natin ang sinuggest ni Bianca na kailangan natin ng mga co-host. Pag nag-aaralan po natin yan, gusto ko po mapag-aralan muna ang Kumu bago tayo pumasok sa mga ganyang improvements. At libreng download po ang Kumu ha, sa mga App Store at Play Store, mga kaibigan. Download nyo po ang Kumu. Ito po ay Filipino-owned. Kaya naman po nakakatawang supportan. Supportan po natin ang Pinoy. Ang Kumu po ay Pinoy-owned na kumpanya. Ito muna po ang suporta natin. Tapos po, maraming salamat po sa mga nagbigay ng mga numero. Maraming salamat po sa mga tumatawag sa atin at nagbibigay ng regalo. Sa susunod po, sana po mas marami pong tumawag dahil mas marami po ang banter natin. Titignan ko yung co-host aspect. Karamat kay Bianca Lapus for entertaining my call. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbibigay ng regalo, sa lahat po ng mga nagko-comment dito. Maraming salamat po. Mga kaibigan, mga kababayan, ang pinagdadaanan natin ay isang trahedya na malalagpasan natin dahil ang Pinoy, iba pa rin. Dahil tayong mga Pinoy, matatapang. Maraming salamat po. Ako po si Alex Calleja, Stand Up or Laughs, 10 a.m. every Saturday, Sunday, Monday, and Tuesday. Ako po ay sa Tuesday. Magdasal po tayo, mga kaibigan. Ikalat po natin ang pagtawa. Huwag po ang negative vibes. Positive po tayo sa good vibes. Huwag po sa virus. Spread the laughter, not the virus. Thank you very much. God bless to everyone. I'm out. Thank you.